everybody. Good day, everyone. So welcome back again sa aking channel, Exploring Israel. So yes. My name is Jolie. My name is Ronald. And today we are going to taste again one of the common fruits dito sa Israel. At ito po yung lumalabas during summertime. Ayan, napaka ano nito. First time ko actually makatikim din ito. So nagtataka ako kung ano yung lasa. So this time ay matitikman ko na rin po yung bunga na to na dito lang namin na natitikman dito sa Israel. Ayan. So ayan, we want to introduce to you mga kapatid the summer fruit dito po sa Israel. Ito po yung tinatawag na cactus ba? Cactus fruit. Okay? Sa Israel, tawag dyan ay sabra o sabra. Ayan, so we will taste mga kapatid kung ano yung lasa nito. At syempre, we will learn something. Ano yung mga love story nito. So, ano nga sa Hebrew? Tawag nito? Sabras. Sabras. Okay, so actually in English, sa English, sinatawag ito na cactus fruit. Or prickly pear. Prickly pear. Kasi nga pari sila eh. Pera. Pera sila. No. Na ano, na parang nilagyan lang ng mga kasi, tinik-tinik. Kasi sa atin sa Pilipinas, yung cactus eh, talagang ano na eh. Parang tinatanim na sa mga bahay eh. So, alam pa, familiar tayo sa cactus mga kapatid. Yeah. Yung cactus, akala ko yung stem lang. Yung pala, hindi ko alam na may purutos pala yan. So, pag cactus kasi talagang alam natin na may mga tinik. Ano tayo na may mga bunga pala yung cactus. Yeah. At syempre ay nakakain pala ito. So, ayan, medyo excited ako kasi yun nga, hindi pa ako nakakatikim dito. Maraming nagsasabi na matamis daw to eh. Well, masasaksihan natin yan. Yan, so, depende. So, samahan nyo kayo mga kapatid sa video na to para malaman nyo rin kung ano po yung lasa ng cactus na to. Okay? So, Brother Ronald, kitasin muna. Kitasin na natin. Brother mo. Parang nahuli yata yung pitas ko. Grabe. Ganun lang so, mas pitas na ano. Mga kapatid, fresh from the tree. Cactus. So, hindi ko alam kung anong family ito eh. Ha? Family yata ito ng ano. Ewan ko, mga jackfruit lang. Kasi may mga tinik-tinik eh. So, family ito ng... Parang natinig ako ah. Iba-iba yata ang kulay eh. One time kasi may nakita ako na cactus na kulay parang may pagka red or pink. Yun nga. So, hindi na nakabili nun eh. So, hindi natin alam yung lasa. Mm-hmm. Yung nakabili namin ay... Mapukla. Yeah. Walang yellow. May pagka yellow na may pagka orange na may pagka... May pagka tumbak. Mga kapatid, it's one of the common fruit dito sa Israel. So, ang tawag sabras and... Parang ginamit din ito as symbol ng mga Jewish kasi nga isa sa ano eh talagang yung cactus ay nabubuhay sa disyerto, so matatag, so they are very tough and as well as sa loob ay sweet sila, so ganyan daw yung mga Jewish. So ayan mga kapatid na nakaka-amaze kasi nga meron palang 2,000 varieties, tama ba? Different species ng cactus mga kapatid. So actually, marami na tayo nakikita kasi iba tinatanim na eh. Diba? Iba-iba yung hugis. And... Ito, bibira ko lang din ito makita kasi sa Pinas eh. Yeah. And talagang yung stem niya mga kapatid, wala pala itong leaves. Oo, stem lang pala talaga. Stem or pod na talagang na-store siya ng tubig. Kaya it can last for years talaga. So mostly ilang taon na bubuhay yung cactus? Ano? Mostly 15 to 300 years. Wow, diba? Grabe. Sana ganyan yung pag-ibig. Parang pag-ibig. Nako, kahit siguro single ka ngayon, nako, kung paghihintay ka ng ilang years, ay nako. 3 days okay. Na lang yung pag-ibig. No. 3 days na lang. So, nakaka-amaze mga kapatid yung cactus kasi nga talagang it symbolizes endurance kasi talagang isa ito sa mga puno, plant na tumutubo sa disyerto kahit na talagang walang tubig, at least water. kahit na tagtuyo na, so nami-maintain nila yung paglilago mga kapatid. So, ano yung mga health benefits yung makukuha natin dito? Yes. Yung sabi nila ay rich siya din ng fiber. Yeah. So, it means nakakapagpapayat din ito? Oo. Diba? Ayan. Yung una yung binilag din namin ay yung bell pepper.
Ay, nakakapagpapayat pala din yon. Ito din, isa rin sa mga... Nakakapagpapayat din ito, mga kapatid. Ay, magiging ano rin tayo, no? Health, ano? Kailangan natin maging health conscious. Nakakatulong din siya para sa mga diabetes and sa mga matataas ang cholesterol. Yan, sa mga diabetic, so may mga matataas yung sugar. Oo, so, ito, safe nyo itong kainin. Pwede pala itong kainin, mga kapatid. So, yes. Napaka-amazing, no? So... Ngayon lang talaga kung ngayon ko lang nalaman na wala pala talagang leaves to. Stem, stem pala talaga. And yung stem niya, mga kapatid, ay yun din yung, actually kinakain din yun eh. Mm-hmm. So ginagamit din to as a food and iba mga ano, salad. Mm-hmm. So ginagamit din ito sa wine, actually. So produce wine, nakaka-amaze. Ang maganda kasi din dito, na ano yung mga balat niya, yung laman niya, walang nasasayang. Yung ano, yung mga hinog, pati yung ano, yung sobrang pasira na, ginagawa yung puree. Kaya walang natatapon. Tapos yung mga balat niya, yun, parang ginagawa, ano, parang minamash, tapos parang kinocompose. Yan, binabalik pa rin sa lupa as a fertilizer. Wow, so grabe mga kapatid. Walang nasasaya. Napaka-amazing ng Panginoon for creating these kind of fruits for us to know and ma-reveal sa atin na meron talagang naglikha, di ba, sa lahat ng bagay. So, actually, nagkakaroon ito ng fruits, mga kapatid, sa tulong na rin ng mga butterflies, ng mga bubulo. Pollination. Yeah, for pollination. So, kaya nagkakaroon ng bulaklak. At sabi nga nila, yung bulaklak nito, mga kapatid, it symbolizes the love of a mother. Maternal love. Maternal love. Unconditional love. Kasi nga, yung pagmamahal ng isang nanay, talagang kahit na anong pagdaanan ng family, nandun so, pa rin siya, nagiging matatag. So, napaka amazing mga kapatid yung lesson natin matutunan dito. So today ay ititikman namin mga kapatid yung cactus fruit. So, asan ito? Siguro? Or, inog na ba talaga ito lahat? Kasi nga, first time ko lang din so, na. So, ayan. We will try to taste mga kapatid kung ano yung lasa. So, sana tama ko yun. Paano, tama ba yung pagkat mo pa? Kita ko, kailangan mong balatan eh. Balat siya. Kasi parang iba lang. So, kailangan mong balatan. So, ayan mga kapatid, try nating balatan. Ganito yung nakita ko na pagbalat eh. Baka nakapabalatan ko pati yung... Okay. Ingat lang ha. So, ingatan natin, baka daw mayroong ano eh. Kinik sa loob. So, yellow nga yung loob niya, mga kapatid. It's yellow. May hepa yung ano. Mga seeds. Buto. Seeds. So, yung mga seeds. Hindi ko ma-explain yung loob niya. Okay. So, ayan mga kapatid. Yung ano niya. Sa loob niya. So, ayan mga kapatid. Ito yung loob niya. So, hindi ko lang kung nakikita niya. May mga buto siya. So, marami siyang buto. So, syempre, buto to ng cactus. Ayan. Pero yung nakita ko sa kanya, tinanggal niya yung buto. Ayaw niyang kainin eh. So, marami siyang buto. Baka tumubos sa buto natin yung sasakyan. So, titikman muna namin. Oh, yeah. Paano ba yung titikman natin? Dito. Ah, ito. Okay. So, we will taste. Kakamay na lang natin. So, kakamay na lang namin, mga kapatid. So, taste, ayan. So, this is cactus fruit. So, hindi na matamis. Pag hindi matamis, baka sobrang overripe na. Tari natin ang isa pa. Tari natin. Baka ano? Baka ano lang. Oo, oh, baka nahulog. ito pala yung lasa nun. Hindi ko ma-explain kung anong klaseng gani. Ano yung... Parang wala siya rin, ano eh, kaparehas eh. Oo. Puti sana kung, ano eh, kaparehas ng, ano? Siya matamis. Ng dragon fruit.
Malala. Yung mukha niya mga kapatid, punong-puno siya ng buto. So, ayan. Kunti lang pala yung ano. So, we will taste again. Ano siya eh, ma-rap? Rap siya sa dila eh. Baka hindi tayo familiar kasi medyo hindi... O baka ignorant medyo, na nag-actor. Medyo parang ako masama yung lasa eh. Hindi ko, hindi na ano nang dila ko yung panlasa. Hindi lang gusto yung... Hindi lang Pinoy. So medyo iba yung lasa niya eh. Sabi nga, last na lang. Baka sakaling mga gano'n to. Maging maayos. Baka maano. Tingnan natin yung buto. Baka, tingnan ko yung buto. So kaya nang bahala anong musga. Para malaman niyo yung lasa. So, may kakaiba siyang lasa mga kapatid, no? So hindi ko alam. Do may mga nagsasabi na masarap ito. Siguro depende rin kasi may mga pagkain din tayo na gusto, may mga pagkain din na hindi. So hindi talaga, hindi lang tayo pabili. Hindi ko talaga gusto. First time ko rin kumain eh. So tingin ko na malaki-laki baka mas marami. Alam, ayan. Ito yung tikman? baka mas masarap yung king. Baka masarap sa inyo kasi... Gusto yung tikman? Yung mga kasama namin? Oo, yun na. So... Or baka ito yung masarap? Ayun na lang ang So ano talaga siya? Lasang ano siya? Cactus. Tikman mo nga. Ano siya, may pagka ano siya, parang buhangin siya kapatid. May mga buhangin siya. Hindi siya matamis na sobra, hindi rin siya... Walang... Iba yung lasa. Pero parang may kati eh, di ba? Oo. Parang may kati sa... Hindi naman to siray. Ito yung ano niya, buto niya oh. So, tingnan niyo po. Yan, marami po yung buto niya eh. So, okay naman siya, ganito talaga. Baka hindi lang tayo nasanay sa pagkain. So may mga marami rin kasi na kumakain dito na nasasarapan. Kaya sa ako hindi ayaw ko rin minsan ng Star Apple eh. Yung iba gustong-gusto ng Star Apple. So ako din, ayaw ko din. So nagkataon siguro na ayaw natin ng lasa nito. Ganong lasa. So ayan mga kapatid. Ganito po yung lasa ng ano. ng cactus. Medyo honest lang kami. Medyo hindi namin ano. So try nyo rin kasi baka magustuhan nyo. So kasi sa ano naman, healthy naman daw ito eh. Oo. Kaya kung gusto niyo talagang pumayat, yan. Magamot na eh, di ba? Na di ba so, ayan lang ang patid. Grabe oh. Napo na naman. So, okay. So, ipaubayan na lang natin sa mga ano, sa mga camel. Sa sila lang kumain yan. So, ayan. At least na natitikman natin yung mga fruits kasi hindi naman lahat talaga ng fruits ay good sa ating panlasa. So may mga prutas na medyo nakakaya ng ating taste buds at meron din mga prutas talaga na hindi. So, medyo iba. Sa'yo masarap, sa akin hindi. Pero sa akin so, iba lang sila ng variety kasi ibang mga nakikita ko din parang kulay red. Kung meron kayong mga suggestion na mga fruits or anything na gusto nyong i-try namin dito na kainin, just comment down below. So ayan mga kapatid, so yung mga hindi, may mga fruits kayo na hindi pa po natitikman, so i-comment nyo lang sa aming videos para aming hahanapin sa mundo. Tatry namin. So, wag lang para sa inyo. Huwag lang yung prutas na kinain ni Adan sa kaniiba. Ayan.
kasi illegal hanapin namin yung garden. Makapalisin tayo dito sa halos. So ayan, hanggang sa muli mga kapatid, maraming salamat, salamat sa patuloy na panunood namin mga videos, and ako po ay hindi po kayo magsawa sa aming mga mukha. Transform! So we will find another fruits or vegetables na aming kakainin para ibang lasa. So, malaman po natin yung mga iba't ibang lasa ng creation ng Panginoon. So, ayan, hanggang sa muli, magkita-kita ulit tayo. Welcome po sa aking channel. So, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at i-like. Ayan, so hanggang sa muli, ako again si Jolie. And ako po si Ronald. So, maraming salamat. Hanggang sa muli. Bye-bye!